Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Gino. 29 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari dito sa aming lugar sa Band Mill, isa sa mga sitio ng Baie City. Nag-aaral ako sa isa sa mga universidad ng Baie at marami-rami na ding narinig na mga kwento tungkol sa mga aswang. Mahirap ipaliwanag, ngunit kung ako ang tatanungin ay naniniwala po ako sa kanila, Kuya Barry. Naniniwala ako sa kabila ng katotohanang hindi ko pa nakikita kailanman ang mga anyo nila. Akala ko nga po hanggang kwento na lang ang lahat ng aking naririnig. Hindi ko inaakala na habang nakikipagkwentuhan ako sa aking mga kaibigan, kaanak at kakilala, ay may tunay palang aswang sa paligid na tahimik lamang kung magmasid sa amin. Tila ba kinakabisado niya ang lahat ng aming kwentuhan, lalo na kapag nariyan ang mga kaibigan kong maiingay. Ayaw niya na pinag-uusapan siya. Kaya lang hindi niya naman magawang pakialaman kami sa takot na talagang mabuking namin ang tunay niyang pagkatao. Kuya Barry, siya ay si Ate Edna. Siya po ay kusinera sa karinderya na nasa tapat ng aming pinapasukang eskwelahan. Kilalang suplada itong si Ate Edna. Tahimik ito at palaging seryoso. Ayaw na ayaw din ito ang tinititigan siya. Minsan nga, nang hindi sinasadyang matingnan siya ng isang estudyante, ay gayo na lang ang pagwawala niya, kaya marami ang umiiwas talaga sa kanya. Karamihan nga naman sa estudyante, lalo na yung mga elementarya, masyadong mga pilyo, maluloko, mahilig mambulabog at nagbibiro ng hindi talaga nakakatuwa. Minsan naman, kapag ka nagkataong ako ang kumakain sa karinderya, hindi ko sinasadyang mapatitig sa kanya. Hindi naman siya nagagalit sa akin kasi hindi ko naman ipinapakita sa kanya na natatawa ako o nahihiwagahan sa kanya. Pansin ko lang, kapag ka tinititigan ko siya ay nagmumukha siyang balisa at hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay lumilikot at animo hindi nagiging komportable. Tila ba hindi niya gusto ang palagi siyang titigan? Sabi naman ng iba kong mga kaklase, ang aswang ay ayaw na tinitingnan. Nagagalit sila kapag ka tinitingnan sila. Naiirita daw sila at nagkakaroon ng pagkakataong manakmal kapag ka nagalit ito. Kaya naman kapag ka nagpupunta ako sa kanyang karinderya upang kumain ay iniiwasan ko na lamang ang gawin iyon. Karamihan sa mga estudyante, guro o kahit sinong customer na walang nalalaman sa mga usap-usapan ay kumakain sa kanyang mga lutong ulam. Pero mula nang malaman ko ang totoo ay hindi na ako makampante. Palagi na ako nagdadala ng sarili kong pagkain. Kuya Barry, alam ko namang ligtas ako sa panghahawa kung sakali. Dahil may langis na pinamana sa akin si Lola Dina at napapansin kong palagi itong kumukulo kapag ka napapalapit ako sa kanya. Sa totoo lang, gustong gusto ko nang ipagkalat sa lahat na tunay ngang isang aswang ang babae. Ngunit hindi ko naman po ito magawa. Nagkaroon ako ng ideya na baka pwede kong matyagan ang lahat ng kanyang mga kilos. Kung kaya't isang araw, nagkataong wala kaming pasok sa eskwelahan.
Bali, nangungupahan lang kami ng mama ko sa isang apartment malapit lang din sa pinapasukan kong eskwelahan. Ang mama ko ay sa umaga natutulog, samantalang nagtatrabaho naman siya sa gabi. Hiwalay na sila ng aking ama na may iba ng pamilya at hindi na din ako tumatanggap pa ng suporta na nanggagaling sa kanya. Ayaw na kasi ni mama na magkaroon pa ako ng ugnayan sa aking ama, kaya naman tinutulungan ko na lang din siyang umiwas para wala ng gulo. Dahil dito, nagpakalayo-layo kami hanggang sa humantong kami dito sa Maynila. Malungkot ako at walang kaibigan. Pero nang magkaroon ako ng kakilala dito sa bago naming lugar, ay nagkaroon ako ng pagkakataon na maging masaya. Madalas akong kwentuhan ng aking mga bagong kaibigan. Ito ang dahilan kung bakit nakilala ko si Ate Edna at nalaman ang tunay niyang pagkatao. Dahil nga nakukuryoso ako sa totoong tinatago niyang lihim, kailangan ko siyang matyagan at pagmasdan sa malayo. Pasimple ko itong ginagawa hanggang sa maisip ko ngang sundan siya mula umaga hanggang madaling araw. Pasado alas dos pa lang ng madaling araw ay nakabihis na ako. Inihanda ko na ang mga dadalhin ko dahil sinabi ko kay mama na ako na muna ang mamimili ng mga kakailanganin namin para sa isang linggong konsumo. Sinabi ko pa sa kanya na magpahinga na lang muna siya dahil day off naman niya. Maliban doon, plano ko talagang sundan si Ate Edna dahil sabi ng aking kaklasing si Gina ay namimili raw ito sa palengke tuwing madaling araw. Kahit natatakot man ay walang pag-aalinlangan na sinundan ko siya. Walang imik akong tumayo sa isang madilim na bahagi ng kalsada at naghintay ng susunod niyang gagawin. Hindi naman problema sa akin ang pagsunod sa kanya dahil may bisikleta naman po ako, Kuya Barry. Napansin kong kahit may kalayuan sa aming tahanan ang palengke ay hindi siya pumapara ng kahit anong tricycle man lang. Hindi ko din maiwasang kilabutan dahil mukhang hindi siya nakikita ng mga driver. Para bang nananatili siyang anino na nilalagpasan lamang ng iba pang mga taong paruot parito sa kalsada. Marami na ang mga tao kahit maaga pa lamang. Ang iba ay namamalengke at abala na sa pakikipagtawaran ng bibilhin nilang rekados, samantalang maagang namamasada ang iba bilang driver ng tricycle at jeep. May mga namataan pa akong nakahilirang kakanin sa gilid ng entrada ng palengke at nakakatakam naman tikman, kaso lang dahil may sinusundan ako ay hindi ko man lang magawang tumigil kahit saglit. Pareho naming alam kung nasaan ang palengke, kaya hindi ko alam kung bakit dumiko siya sa isang kanto at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ang nangyayari kasi, Kuya Barry, nilagpasan namin ang palengke at balak niyang magpunta sa ibang lugar na hindi ko nasisiguro kung saan iyon. Ngunit ganun pa man, walang reklamong sinundan ko pa rin siya at hindi na hinayaang mawala pa siya sa aking paningin. Nakita kong lumiko siya ulit sa isang crossing na sa tingin ko po ay papunta sa isang makipot na kalsada. Nagpatuloy lang ako sa pagpapadyak at pinagsikapan ko ang maging maingat at huwag mapahalata na sinusundan ko siya. Alam kong may iba pa siyang pupuntahan, kaya naman kabado akong sumunod sa kanya. Hindi naman po ako natatakot dahil may dala akong buntot pagi at isang dakot na asin. Isa pa,
May nakakalat namang poste sa paligid na siyang nagbibigay liwanag sa bawat kanto na aming daraanan. Nakadistansya lang po ako sa kanya kaya hindi niya ako mapapansin. Nakarating kami sa isang pamilihan at may iilan na ding tao doon. Naglilinis at nagdi-display ng mga kanilang paninda. Sa tingin ko po, kakaiba naman ito sa palengke na madalas naming puntahan ng aking ina. Madalang ang mga taong namimili dito, ngunit mukha namang malinis ang kanilang mga paninda. Ang iba sa mga tindera ay nagsipaghanda na sa pagbabahig ng mga paninda nilang isda, karne at mga gulay. Hindi yata nila napapansin si Ate Edna na mas binibilisan ang lakad papunta sa kanyang pupuntahan. Kinakabahang napalunok ako at saglit na nagpahinga. Tila hindi ako naging komportable dahil nanlalamig na ang aking mga kamay sa kabila ng pagtagaktak ng aking malapot na pawis. Unti-unting namumuo ang tensyon sa aking buong pagkatao. Iba lang ang kutob ko sa lugar na ito. Mahirap makipaglinawan sa mga tao lalo na't mas tinitingnan pa nga nila ako kaysa kay Ate Edna na siyang dapat kong matyagan. Sa tingin ko talaga, Kuya Barry, alam na alam ng mga tao sa lugar na ito ang tunay na katauhan ni Ate Edna. Kinakausap, niningitian at binabati kasi ito ng mga tao. Nanginginig at nanlalamig na sinundan ko siya hanggang sa makarating naman kami sa mas malawak pang gusali. Para itong isang pribadong palengke. Sa di kalayuan, may nakita akong isang stall kung saan hindi ko kayang sikmuraing tignan ang mga bagay na mismong nakasabit sa lugar na iyon. Mangiyak-ngiyak na palingon-lingon ako sa paligid habang sapo ang bibig at pigil na pigil ang sariling bumunghalit ng iyak. Sa aking harapan, sa loob mismo ng stall na una kong nadaanan, may iilang lalaki ang abala at tila ba may mga bahid ng dugo ang kanilang mga damit. Sa tingin ko, Kuya Barry, sila ang mga matador na nagtatadtad ng laman ng isang hindi ko matiyak na karne. Ang alam ko lang, gusto kong masuka. Iba kasi ang hatid ng malansang dugo sa aking ilong. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Naisip ko, baka katayan ng mga double-dead na karne ang naroroon at mas mura ang benta kaya sa nasabing lugar naisip bumili nitong si Ate Edna. Siguro may mga suki na siya kaya gusto niya doon na mamalengke. Mukha namang magiliw ang mga taong naroroon. Ayaw ko kasing i-entertain ang mga negatibong bagay na nasa isip ko. Lalo na't kapag nasimulan ko ng matakot ay talagang hindi na ako makakalimot at masisindak na talaga ako. Walang imit ko pa din na sinundan itong si Ate Edna hanggang sa makarating kami sa isang mas malaki na stall. Tumuloy ang babae sa loob samantalang lumibot naman ako sa kabilang dako. Nakahanda ako sa ginawa kong pagsunod sa kanya dahil may suot-suot akong sombrero. Naglagay ako ng peking nunal sa mukha at naglagay din ako ng contact lens sa aking mga mata para kahit papaano magbago ang kulay nun. Nagkunwari akong
namimili din ng karne at sumilip-silip sa mga freezer. Ibig kong himatayin sa takot nang sa pagbukas ko sa mga lalagyan ay sa halip na karne ng baboy ang aking nakita ay mga putol-putol na katawan ng isang babae, lalaki, bata at matanda. Napasandal ako sa isa sa mga dambuhalang freezer at nasapo ko ang aking ulo. Bigla akong nakaramdam ng pagkahilo kaya gusto kong ikalma ang sarili ko. Wala akong balak na magaya sa mga taong nasa loob ng mga freezer na mukhang hindi maganda ang pinagdaanan sa kamay ng mga hayok sa laman na mga aswang. Napatalon ako sa gulat nang lapitan akong bigla ni Ate Edna. Tinanong niya ako kung ayos lang ba ako. Napatingin ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na ayos lang ako at huwag na siyang mag-alala dahil ganito lang talaga ang nangyayari sa akin kapag ka ilang buwan na akong hindi nakakalantak ng tao. Humalakhak siyang bigla at tinapik ako ng labis kong ikinataranta. Sa totoo lang, Kuya Barry, gusto ko nang magsumigaw at magtatakbo palayo sa lugar na iyon. Ngunit pinigilan ko na lamang ang naghuhumirentado kong sistema. Sabi niya, marami daw mura ngayon, lalo na ang mga bagong dating mula sa isang probinsya ng Mindanao. Masasarap daw dahil presko at kamamatay lang. Ibig ko din talagang himatayin na lang nang mapag-alaman kong ang tinutukoy niya ay ang mga taong namatay sa gera sa isang bahagi ng kabundukan ng Mindanao na kinuha lang ng iilang kasamahan niya. Inilipad lang daw ang mga ito dahil alam naman nilang hindi na ito magagawa pang ilibing ng mga kamag-anakan, kaya papakinabangan na lamang nila. Makailang beses akong lihim na napa-sign of the cross. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako o totoo ba ang pinagsasabi niya. Bago pa man ako makapag-react sa sinabi niya, ay iniwan niya ako at baka raw maunahan ako ng iba sa sinasabi niyang sale na parte ng laman ng karne na balak niyang habulin. Noong maiwan akong mag-isa, ay naisip kong uminom ng tubig at maglakad-lakad muli. Tahimik naman at walang tao sa aking kinaruroonan, kaya naisip kong walang mapapagawin na sa lugar na iyon. Dala-dala ang hiniram kong kamera sa aking kaibigang si Lito. Palihim kong kinunan ng litrato ang mga dambuhalang freezer, pati na rin ang mga laman nito. Wala akong nilagpasan dahil lahat ng ito ay kinuhaan ko para maging ebidensya. Walang ingay akong lumapit sa isa sa mga malalapad na dingding na sa tingin ko po ay kwarto at sumilip sa naroroong butas. Mukhang may mga tao sa loob. Naririnig ko kasi ang mga ingay ng nagtatawanan at mga nag-uusap. May nagtatadtad at nagkakatuwaan. Nakita ko sa butas na abala sa pagbili ng mga karne itong si Ate Edna. Akala ko karne lang ang aking makikita, iyong normal na karne. Ngunit hindi ko mapigilang masindak nang makita ang iilang bangkay ng tao na kinakatay nila at parang baboy na pinagtatatadtad. Gimbal na napaatras ako saka nagduduwal na yumuko sa aking paanan. Gustong bumaliktad ng aking sikmura sa aking nasaksihan. Ni sa hinagap, hindi ko inaasahang makakakita ako ng ganitong tagpo. Tao! Tao ang kanilang kinakatay sa loob ng kwarto na iyon. Paano nila nagawa ang mga ito
nang hindi sila nahuhuli ng mga otoridad. May nakikita pa akong pinapapak ang isang tenga ng animoy sobrang sarap. Malutong na ito dahil narinig kong sinabi ng isa sa mga matador na pinalutang daw niya sa mantika ang crispy tenga na iyon. Nanlabo ang aking mga mata dahil sa aking mga narinig at nakita. Ilan sa nakita kong nakasabit ay mga buntis, tinamaan ng baril at mga batang edad 10 pataas at mukhang ilang linggo nang nawawala. Walang kaalam-alam ang mga kapamilya ng bawat biktima na ang kanilang anak ay naririto sa katayang ito. Patay na at nakasabit pa sa isa sa mga tagong lugar na masahol pa sa kinalalagyan ng mga hayop. Napatalon ako sa gulat nang muling marinig ang boses nitong si Ate Edna. Inutusan niya kasi ang matador na kumuha ng sariwa at batang karne. Gusto niya ito dahil mura na ay malambot pa. Marami ang kinuha ng tagadadtad at sinabing dadagdagan pa nito ang bawat kilo niya kapag ka isinama niya ang mga ulo nito. Kaagad namang tumango si Ate Edna, sabay-sabing kukunin niya pati ulo ng namatay na babae. Nag-iwan pa siya ng instruksyon kung aling parte ang kailangan niyang ipatadtad, ipagiling at sasabawan para ihalo daw sa bulalo upang hindi raw mahalata kaagad ang kanyang mga nilutong putahe. Pakiwari ko, Kuya Barry, ay gusto nang lumipad ng aking espiritu dahil sa matinding takot ng mga sandaling iyon. Para akong mawawala sa katinuan habang naririnig ang mga pinag-uusapan nila. Halos mawalan ako ng lakas dahil para mapasalampak ako ng upo sa likuran ng malapad na dingding na iyon. Noong inilibot ko ang aking tingin sa buong paligid para akong aatakihin na kaagad sa puso dahil sa matinding takot. Dagdag pa ang nakakalat na mga nadurog na laman sa iilang parte ng katayan. May mga nakasabit na taong kalahati na lang ang naiwan at mukhang hindi pa natatapos nakatayin. Ginawa ko ang lahat para makaalis ng walang ingay at kumaripas na ng takbo. Wala na akong pakialam kung maabutan man ako, basta ang mahalaga, makaalis ako kaagad sa lugar na iyon. Nagtatakbo ako at hinanap ko ang aking bisikleta at hindi tumigil kesi hudang hingalin ako dahil sa matinding takot. Pakiramdam ko ay may mangyayaring hindi maganda kapag ka nagtagal pa ako doon. Hindi ko na namalayan na nakauwi na pala ako sa aming bahay. Niwala akong nabiling pagkain at nagdahilan na lang ako sa aking ina na sinabi ko masama ang aking tiyan. Hindi naman nagalit ang aking ina at siya na raw ang bibili kung kaya't siya na ang umalis. Humingi naman ako ng pasensya sa kanya saka nagpaalam na mag-CCR na ako. Pag-alis ng aking ina ay tumungo ako sa aking silid. Pagkasarado ng pinto ng aking silid ay napahagulgol ako ng iyak. Takot na takot ako. Sa totoo lang, Kuya Barry, ngayon lang ako nakakita ng mga bagay na nakahihindik na sitwasyon. Hindi ko akalaing may mga tao pa pala talagang mas lamang ang pagiging hayop ng isipan kaysa sa mga kagaya nating tao na matino mag-isip. Noong mahimasmasan ako sa kaiiyak, ay nagpasya akong lumabas upang maglakad-lakad. Ang karinderya ni Ate Edna ay mas marami ang customer ngayon at marahil hindi na iyon magbabago pa.
mabili ang kanyang mga tindang ulam dahil masarap raw ang templada ng mga ito. Nais ko namang mahilo nang maisip ang tungkol doon. Alam na alam kong tao ang pangunahing sangkap ng kanyang mga inihahaing putahe. Hindi ko alam, Kuya Barry, kung anong pumasok sa kokote ko. Hinamon ko at gusto kong mapatunayan ang lahat. Pumasok ako sa karinderya at nagpa-serve ng isang bulalo. Alam kong inihalo niya doon ang iilang parte ng laman ng tao na may pakiramdam akong mabilis kong makikilala kung ikukumpara sa tunay na karne ng baka. Kabado akong naghintay. Noong maihain ang aking inorder na pagkain, ay hinalo-halo ko ito. Saka ko ibinukod ang mga napansin kong kakaiba sa mga karne para ipakita sa iilang kasamahan kong customer. Kahit kinakabahan man, ay nilakasan ko talaga ang aking loob para mailigtas ang mga taong inosenteng kumakain ng kapwa-tao. Noong nasa kalagitnaan na ako ng paghalukay sa sabaw, nang magulat ako sa aking nakuha sa mangkok. Isang putol na tenga ng tao. Gusto kong masuka nang makitang may nakakabit pang hikaw sa dulo noon, kaya kahit wala pa akong nakakain ay nagsuka ako dahilan para maagaw ko ang atensyon ng mga customer. Kitang-kita ko ang pagkabigla sa mukha ni Ate Edna, saka biglang nanlisik ang kanyang mga matang nakatingin sa akin. Hindi siya nakontento at walang babalang sinugod ako sa aking kinauupuan. Bago pa man niya ako masakmal, ay ipinagsigawan ko sa lahat na aswang si Ate Edna at laman ng tao ang binebenta niya sa aming mga customer niya. Nagulat ang lahat ng taong kumakain noong itinaas ko ang pirasong tengang aking natagpuan sa aking mangkok. Halos mapaduwal sila noong makita nila ang hikaw na nakakabit pa sa tenga na iyon. Nataranta ang lahat ng mga taong kumakain sa loob, kaya nagkanya-kanya na sa pagsipulasan ang mga tao at nagtatakbo palayo sa karinderya. Maging ang iilan sa mga tindera ay hintakot na humingi ng tulong hanggang sa may makapagsumbong sa mga tanod na nagkataong nasa paligid lamang at nagbabantay sa kaayusan ng aming lugar. Hinabol nila ang tumatakbong si Ate Edna saka pinagtulungan na bugbugin. Noong manlupaypay na ito, akala ng mga tao ay mamamatay na ito, ngunit hindi pala. Biglang pinagkakalmot ang mga taong nasa harapan niya at mabilis itong tumakas. Hinabol naman siya ng taong bayan, ngunit sa kasamaang palad, dahil sa bilis na taglay nitong tumakbo na parang isang aso, ay hindi na nila ito nakita pa at pumasok ito sa masukal na parte ng kakahuyan. Maraming nagalit sa kanyang ginawa. Kaso lang, sa halip na matuwa po ako, ay takot ang aking naramdaman. Ako kasi ang pangunahing dahilan kung bakit natuklasan ang kanyang pinakatatagong lihim, kaya umaasa sana na huwag na niya akong balikan pa. Simula noon, hindi na naman namin nakita pa si Ate Edna. Kung nasaan man siya ngayon, tanging hiling ko na lamang ay huwag na siyang bumalik pa at ulitin ang kanyang ginawa sa bayan. Dahil kasi sa mga bagay na aking nasaksihan, ay nagkaroon ako ng matinding depresyon na kinakailangang ilapit sa isang psychologist. Mahigit 3 taon din po akong dumaan sa therapy bago ako tuluyang gumaling. Nagmistulang bangungot
ang nangyaring kababalaghan sa akin na hindi ko kailanman malilimutan na. Sa ngayon po, Kuya Barry, nakapagtapos na po ako ng aking pag-aaral. May maayos naman akong trabaho at nasusuportahan ang lahat ng pangangailangan namin ng aking ina. Kahit po dalawa lang kami, ay masaya naman dahil nagkakasundo kami at nagtutulungan sa lahat ng bagay. At bago ko po malimutan, higit sa lahat, botong-boto siya sa bagong girlfriend ko na malapit na niyang maging manugang. Tanging dasal ko lang, magsimula kami ng maayos na buhay at ilayo na kami sa kababalaghan, kagaya ng mga aswang na alam kong nakahandang lumantak para lang malamnan ang kanilang nagugutom na tiyan. Dasal lang po tayo palagi at mas palawakin ang pakikipaglapit natin sa Panginoong Diyos para ilayo niya tayo sa lahat ng kapahamakan. Wala namang mas nakahigit sa mga nilalang na aswang kaysa sa ating buong may kapal. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Barry. Salamat po ng marami and more power po sa inyong channel. God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon. Lubos na gumagalang, Gino. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.